Hey guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit nating update na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa parinig ni Bossing sa Los Hoso Brothers. Grabe nga naman yon ka OG and of course ang banat nitong si Mayor Jose para kay Yorme Isko de Omeno na siyang pinag-uusapan ngayon sa social media. But before that guys, narito po pala para sa mga nag-aabang ng balita sa IPO website para sa Classification 41 ni Henio Master Joey De Leon. Kasi ito po yung pinagmamalaki ng taping ke. Na-registered pa daw po sila dito and pending pa rin daw ang kay Joey De Leon. Kaya meron pong nag-aabang anong balita? Kamusta na daw ba? Tulog pa din ba ang website di umano? Kasi maaaring delayed nga lang daw ang website. Pero ilang araw na lang nakalipas eh. So ano daw kayang balita? Kung gising na ba ang IPO website or tulog pa din? So eto nga ang ating pong e-check ka-OG. So ang pinasa po at pinarehistro nila na Tito Soto and Tony Taviera na trademark noong February 27, 2023, pending po ang nakalagay. Pero sabi po ni Attorney Buko, abandonado na daw to, no? So, ibig sabihin kung abandonado na ito, inabandona na po nila ka-OG nung kasama po nila si Mr. T or Tony Taviera, ibig sabihin, kinansel po nila or hindi na po nila itinuloy ang pagpasa. Pero bakit dito, nakalagay pending? So, ano kaya yun? Mangyayari niyan pag nagkataon, pag na-aprobahan din, is that makukuha rin ng TVJ ang classification 16, 18, 21, 25, at 41. So, ibig sabihin, yung registration ng Tape Inc., makukuha na rin ng TVJ. Or sadyang super duper late po talaga itong IPO website. And, diba? Nakaraan ko pa to narinig eh, kay Attorney Buko na kung saan ay inano na nga daw po nila ito, inabandona na nga daw po nila ka-OG. So bakit nakalagay pa rin dito sa IPO? So ibig sabihin, totoong delayed ito ka-OG, hindi sila basta-basta nag-update agad-agad. Pero mayroon tayong dapat na abangan talaga ka-OG na pati po ang registration ng Tape Inc. ay makukuha rin ng TVJ, which is ang merchandise. Samantala, dito naman po tayo sa Itbulaga, which is eto, yung kay Joey De Leon ka-OG na nice classification 41 lang, as in for entertainment lang ka-OG. Nananatili na nakalagay po dito is pending. Ito po yung pinasa nila, March 22, 2023, pending pa din ang nakalagay. So, tulog pa rin po ang IPO website sa mga nag-aabang po ng update. And ang Tape Inc. naman, nananatili na registered po ang nakalagay dito. So, sana nga, tanggalin na po nila yan. Yung sa Tape Inc., sana sunod kong makita ay ano na po ito, ended, tawag doon, expired. Samantala, narito naman ka-Legitary Gods ang tungkol sa EAT na performance po ka-OG. So, makikita po natin dito na talagang mataas po ang ratings natin. NUTAM, NUTAM Metro Manila, NUTAM Valence Luzon, and the NUTAM Visayas. Bongga, di ba ka-OG? 4.48 tayo sa NUTAM. Sa Metro Manila, 4.67. Sa Valence Luzon, 3.22. And then sa Visayas, ay 3.07. Nakalagay nga po dito ay nag-increase po talaga tayo ng TV ratings sa NUTAM ng 0.12%. Samantala, nabawasan naman tayo ka-OG sa Metro Manila. Pero okay lang, at least nangunguna pa din tayo, di ba? Nabawasan man po sila ng 0.10%. Nangunguna pa din tayo sa Manila. Then sa Valence Luzon, nabawasan din ng 1.11%. Pero sabi ko nga, ang mahalaga, tayo pa din po ang number one dito sa Luzon or sa Valence Luzon. Dito naman po sa NUTAM ng Visayas ay 0.27 ang ating nabawas ka-OG. Which is expected naman na ka-OG dahil masama po ang panahon itong mga nakaraang araw talaga. So, nabawasan man na pero nangunguna.
Samantala, sabi naman, samantala dito naman sa Mindanao, nag-increase naman tayo, tumaas tayo ng 0.78%. So, ang EAT pa rin daw po ang nangunguta. Ay, nangunguta tuloy. Nangunguna sa NUTAM, NUTAM Metro Manila, NUTAM Balance Luzon, and NUTAM Visayas areas. So, Kauchi, looking forward na sana makabisita ang TVJ, ang kanila pong sugod bahay sa Mindanao at Visayas para tayo po ay makahila rin ng viewers po dito. Maganda rin yung nakakabisita po sila dyan, ano, sa mga lugar po na yaan. Samantala, narito naman po ang update kanina sa Barangay Caligeta Records na kung saan, eh, sina Mayor Jose nga po and bossing ay napagtripan po parang ang taping ayon po sa mga nakapanood ng episode na ito. Sinabi nga po kasi dito ni Bossing, sinigaw niya mapagsamantala. And timing na timing naman po ngayon sa nangyayari sa kanila ng tape ink. So narito nga po, pakinggan natin. Hindi mo lang ang ganigundi. Hindi kasi kumakasya sa bara. Sorry. Samantala, sabi ni Joseph Santos, based sa mga expert, kung ang mga nababasa nating post ay nanggagaling lang sa mga vlogger o pro tip, huwag daw maniwala, meaning fake news lang. Kasi kung totoo daw ang mga pinagsasabi ng post about sa paggamit ng title na Itbulaga, eh manggagaling daw ang mga post mismo sa mga news, sa TV, or ipopost mismo ng tape ink sa platform nila. In short, iyang nagpo-post na hindi po pwedeng gamitin ng TVJ ang title of fake news lang ng mga tulong guest with laughing emoji. So sabi nga daw po kasi nitong si attorney, ang mga taong hindi talaga marunong rumespeto, wala po tayong dapat na, wala tayong maasahan. Which is true naman na, di ba, mga Caligeta Records, talagang babastusin at babastusin po nila ang TVJ. Dahil hindi nga po nila ito ginagalang bilang original host, hindi nila ginagalang ang desisyon ng taong bayan, pati na rin po ng batas. Samantala, sabi naman dito ng isa pa nating commentor, di ba alam na abogado ng tape ang ginagawa niya, gaya na lang ng pag-apila sa merchandise. Di rin ba niya alam na kay JDL na ang classification 41 para yatang di updated si Attorney Maggie sa batas. So ayun na nga, panay po sila apila. Eh ang TVG naman nasa class 41, sila naman po ay nasa classification 16, 25-21 Kauchi, which is merchandising. So meaning lamang po niyan, talagang ang may karapatang umere ay ang TVJ, hindi po sila. So kahit umapila po sila, ay hindi naman nila magagalaw ang Itbulaga dahil napatunayan na ni Joey De Leon na ang pagkaka-create niya ng Itbulaga para sa isang TV show, Kauchi, ay siya mismo ang nakapagbuo nito. Siya ang nakaisip, conceptualize ng titulong Itbulaga. Maybe sila yung nakaisip na magtinda Kauchi, kaya ayun, for classification 25 po ang kanila pong classification 16 ang kanilang pinarehistro. Pero si Joey De Leon, numaisip niyang Itbulaga is para po siya sa TV show. Samantala, sabi naman dito ni Sashi, nangaasar lang niya mga halos-hos kasi alam niya na soon papalitan na talaga niya name ng show nila. Alam nila na talo na sila and I'm sure may pumalit or may pamalit na din na title na talagang nambuburaot lang. Maybe talagang nakaabang na rin, nakaready na rin ang kanilang creative team para sa gagamitin nilang title. Baka nga may logo na rin yung mga yan para kung sakasakali. Na wala pong binatbat itong si Attorney Maggie kay Attorney Buko. Then ang masasabi na lamang po natin sa kanila, edi good luck, Caligeta Records, good luck po sa kanila. Kung aabutin pa po talaga ng isang taon ng kanilang show, Cherieza.
Samantala, sabi naman ni Miss Risa D, hello Miss Gendara, correct ka. Hindi naman for merchandising ang inaplayan ng tape on the first place. Si Master Joey lang ang may karapatan sa entertainment. Halatang sila lang ang nag-create ng news na ito. Kasi obviously, sa panahon ngayon na maraming bagay na ang napifake, di ba? Paris ng hindi kanila kinukuha pa. So, about sa marami na po ngayong napepeke, totoo po yan. Pati nga po, ultimo nga po video napepeke na rin. Diba? Gumagalaw yun. As in talagang video, pero napepeke pa din. Ito pa po kayang mga papelang. Kaya TV show pala ka, OG. And ayun na nga, since for merchandising po sila, sana alam po nila yan na dapat nagtitinda po sila, hindi po nage-entertainment. So, pwede si Betong Sumaya, pagtindahin po nila sa kanilang live selling. Samantala, sabi naman dito ni Maria Jane Baranda, maganda rang gabi. Kagulo ng IPO, Director General. Yes, totoo yan. Kung totoo itong pinapakalat ng mga pro-tape ka-OG, ang gulo nila. Bakit ganon? Bakit kung sino pa yung merong classification 41 ang kanila po papatigilin sa pag-ere? Tapos kung sino pa yung may merchandising na trademark, siya yung kanila pong papayagan na umere. So para saan pa yung kanilang classification, hindi rin naman pala nila gagawin. At the same time, isa pa itong sinabi ni ni Attorney Maggie naman na kung saan totoo daw na si Joey De Leon ang nag-create ng titulong Itbulaga, pero hindi kanya ang Itbulaga. Hindi siya ang dapat na magbayari. Bakit? At the first place, binayaran nyo ba itong si Joey De Leon para mag-create ng title? Hindi naman, di ba? Pangalawa, may kontrata ba si JDL sa inyo? Wala naman, di ba? So bakit hindi siya ang dapat na magbayari ng titulo? Siya yung creator. So, under copyright, ay the moment na ginawa yan, ay protektado na yan ng batas. At kahit dumating man po 100,000 years ka, OG, never pong makukuha ng sino man yan. Samantala, sabi naman dito ni Sir Wilbert Tolentino, apila na naman ng tape Bulaga, at sasabihin ng lawyer nilang ob-ob na pwede pa nilang gamitin dahil aapila pa sila. So gusto lang talaga nilang paabutin po ng sham-sham ang kaso po na ito. Gusto po talaga nilang patagalin para hindi magamit ang TVJ. Samantala, sabi naman dito ni Outs Gaming, bobo din ang IPO po. Common sense, naka-register na ang TVJ sa entertainment, ba't pagbabawalan unless may mekos-mekos ang tape at IPO? So, kayo ba ka-OG, anong inyong masisay patungkol dito? Pa-comment na lang po sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.